Ang pagtuturo ang pinakasagradong profesyon. Ilang taon matapos matuto maglakad ang bata, ipinapasok na ito sa eskwelahan at iniiwan sa pangangalaga ng teacher. Naisip ko minsan, bakit nga ba ako naging guro? Sabi nga nila, walang pera sa pagtuturo. Kung meron man, hindi mo ito ikakayaman. Sasakit lang daw ang ulo mo sa mga pasaway ni estudyante. Sa paggawa ng lesson plan araw-araw, sa pagtuturo sa mga gusto at ayaw matuto kung ano-anong problema na maaari mong isipin sa buhay ng isang guro. Pero, naisip mo ba kung bakit pa rin ibang tao ang nagpipilit at nagtatsagang nagpapakandalubhasa upang maging isang ganap, mahusay, hinahangaan at respetadong guro? Ano nga ba ang mga dahilan? Una, dahil gustong makatulong sa sariling bansa, gustong maglingkod sa sariling bayan sa pamamagitan ng pagtuturo ng walang inaasahang kapalit o bayad. Gaya ko, masaya na ako makita ang mga estudyante ko at nakakatulong ako sa aking munting paraan. Masaya na ang mga ibang estudyante pag nakikita nilang pumapasok ang kanilang guro dahil doon lamang sila nagdedepende sa kanilang mga ginagawa. May mga teacher din na nilalakad araw-araw, maaksidente paminsan-minsan at magsakripisyo sa sariling kasiyahan at buhay sa pagtuturo. Ikalawa, dahil nasa lahi ang kan o dugo nilang pagtuturo. Kahit anong gawin nilang pag-iwas sa pagtanggi sa pagtuturo, pa rin sila napupunta. Hindi natalo ng isip ang lakas ng puso. Tawagan ng kalikasan, di ba? Ikatlo, biyaya ng Diyos o masasabi kong biyaya sapagkat hindi lahat ng tao ay nakapagtuturo ng natural. Kumbaga, kahit hindi niya pansin ay nakapagtuturo siya ng maganda at maayos sa kabila ng pagtanggi niya at ito ay galing sa kanyang puso. Itinuturing kong bagong bayan ang mga guro. Bakit? Masyadong demand sa ibang bansa. Gaya ng nauna kong nasabi, walang pera sa pagtuturo. Meron man, hindi mo ito ikakayaman. Ika nga ni Bob Ong. Pero alam mo, hindi ako apektado kung gaano kahirap ang buhay ng isang guro. Hindi ko alintana kung hindi masyado malaki ang pera sa pagtuturo. Hindi ko habol yun. Wala rin akong pakialam kung tatlong bundok ang lalakarin ko araw-araw. Okay nga yun eh, may excitement, may thrill. Hindi ko rin alintana kung maksidente ako at magsakripisyon sa sariling buhay at kasiyahan matupad ko lang ang aking pangarap. Ang maging isang mahusay na guro sa mata ng mga mag-aaral, sa mata ng mga magulang at sa mata ng mamamayan. Kaya para sa akin, masaya at masarap maging isang guro. Nagbabahagi ka ng iyong kaalaman, may natutunan ka pang bago sa tinuturuan mo. Matutunan mong humarap sa iba't ibang klase ng tao, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Matutunan mong magpahaba ng pasensya na siyang kailangan. Matutunan mo kung paano rumespeto at disiplina sa sarili at ng ibang tao lalo mong kailangan. Matutunan mong magsakripisyo alang-alang sa ibang tao. Matutunan mong makinig sa problema at payo ng iba at gawin ito ng solusyon para sa iyo at para sa ibang tao. Mabuhay tayo mga guro, mabuhay tayo mga bayani at mabuhay sa ating mga mag-aaral.